언제부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Yo, what's up guys? Traveler Trek here, nagbabalik para sa sino namang malupet na travel vlogs. And for today's vlog-vlogan mga kaibigan, ngayon ay pupunta ako sa isang abandoned white beach. At mapupuntahan ko itong abandoned white beach na to dahil sa isang tao na tutulong sa akin. So recently lang ay may nakita ako nag-my day, one of my close friends na nakatera sa Valenzuela. At nag-comment ako sa my day niya dahil sabi niya doon sa my day niya ay meron siyang business trip going to Batangas, mga dre. At doon nga rin sa my day niya ay na-mention niya na may dumaan, maingay. So doon nga sa my day niya na-mention din niya na may business trip siya and at the same time meron siyang chance mapuntahan ang isang abandoned white sand beach sa Batangas, mga dre. At dito nga sa White Sand Beach na to eh wala daw mga cottage, hotel dahil nga abandonado na to at aalamin natin kung bakit hindi siya pinupuntahan ng mga tao or bakit siya abandon. Aalamin natin ang misteryo at istorya sa likod ng White Sand Abandon na ito nga na beach, mga dre. So andito ako ngayon sa Pampanga at pabiyahe ako ng Valenzuela. So pagdating ko ng Valenzuela, tatambay muna ako ng konti dun sa bahay ng kaibigan ko. And then, iiwan ko yung motor ko sa bahay nila and then sasakay ako sa sasakyan nila, sa four wheels nila. So yun, binigyan ko lang kayo ng proper expectation kung ano mangyayari sa vlog-vloga na to. Yo, what's up? Valenzuela na mga kaibigan. Ayan ang Valenzuela People's Park. Yan madalas tumambay si Mayor TV. Ayan, taga Valenzuela. Shoutout sa mga taga Valenzuela City. Especially kay Mayor TV. Diba? You've arrived at your destination. Dahil napaaga ang aking pagdating dito sa kondominium ng aking kaibigan ay nakitulog muna ako. Pero napahaba masyado yung aking tulog at ginising na lang ako ng aking kaibigan. At sinabi niya na meron daw siyang challenge sa akin. Sinuot nga niya ang kanyang paboritong dress at gawan ko daw siya ng montage. Siyempre hindi ko naman aatrasan yung challenge na yan. Gagawan ko siya ng montage. Pero dahil nga medyo antok pa ako, eto lang yung kinalabasan ng montage ng kanyang paggawa ng banana cake. Eto, tingnan nyo. Yo, what's up mga dre? Pasado alas 7 na at umpisa na ng biyahe. So, hindi na moto vlog to. Car vlog na to mga dre. Iniwan ko yung aking motor doon sa condo. At ito, nakakotse kami, naka 4 wheels. At
meron kaming isa pang dadaan na nakasama para makompleto na kami. So bali magiging apat kami nito, dadaanan lang namin yung isa pa naming kasama para maging dalawa yung sabit sa vlog na to or sabit sa travel na to. Ako yung sabit na isa, tapos yung isa yung dadaanan namin. Tapos yung dalawa, sila talaga yung may business trip at sumama lang kami. Nakisabit lang kami kasi sayang yung opportunity na makapunta sa isang abandonadong white sand mga dre. So tara, let's go! Sheesh! It's you, yeah, boy. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. I know you feel this movement right here. You just be vibing. You've arrived at your destination. At tarating na nga kami sa location ng business trip ng aming kaibigan. At kahit na kami ay sabit lamang, ay nung pagdating namin ay pinagilasan kagad kami ng signature Batangas Strong Coffee or Kaping Barako ng Batangas. So ang sarap talaga na magkaroon ng kaibigang yayamanin, nadadamay ka sa kanilang luxury. At eto na nga, tamang kape-kape lang kami na ang aking kasama at hinihintay ko yung kasama ko dahil nagbihis siya. Dahil daw yung pupuntahan namin ay outdoor, ayaw daw niyang masunog yung balat niya sa araw. Kaya nagbalot-balot siya, nagbihis siya. Eto na nga, tamang lakad na kami, tamang walking trip kami ng kasama ko. Ayan, si Pia. Si Pia payatot, balot na balot siya oh. Ayan. Single po yan mga kaibigan. Pamain na lang po, code Pia. At ayun mga dre, nagsisinematic lang ako, gumagawa lang ako ng montage. Tapos eto, mag-isa na ako, iniwan ako nung kasama ko. Nainis siguro kasi inaasar ko. So eto, dating gawin mga guys, yung mga dati nang nanonood ng vlog ko sa channel na to, alam nyo na yan. Magsosolo ulit tayo sa gitna ng gubat. At ayan, ang ganda ng kagubata na to. So bali ang naikwento sa amin ng mga tao dito kung bakit naging abandoned white beach yun ay dahil merong dalawang pamilya or dalawang angkan na nag-aagawan, pinag-aawayan yung lupa na kinatitirikan ng white sand beach. At ang pinaka-right of way na lang talaga dito is itong gubat na to. So kailangan dumaan ng gubat bago makarating dun sa White Sand Beach. At ngayon nga, pwede naman pumunta dun sa White Sand Beach na to, pero bawal nga lang magtayo ng mga establishment. Bawal gawing negosyo kasi nga hindi pa talaga matukoy kung sino yung may-ari talaga or para kanino talaga yung lugar na yon, yung spot na yon. So itong right of way na to, hindi ko sure kung right of way talaga to, dito lang talaga kami pinadaan. At ayoko rin makisangkot sa mga yan, sa mga alita na yan. So gusto ko lang mag vlog, gusto ko lang mag adventure. At pwede naman daw puntahan yon kung may bangka ka or kung alam mo yung daan na to, na right of way na to. So ara, tara, let's go. Arat na arat na natin. So hayaan na natin silang mag away dyan. Tayo, chill chill lang tayo. Ang importante ay nabigyan tayo ng oportunidad na makapunta, makapasyal sa lugar na to na napakaganda. Ito na ang abandoned white sand beach mga dre, napakaganda. Ang dami nga lang talagang kalat. Talagang legit na abandoned to kasi ayun o. Ang daming mga kalat na sanga. Pero yung mga kalat dito, hindi naman yung kalat na gawa ng tao. Gawa din ng kaligasan. Kasi tingnan nyo,
may mga kahoy, sangasanga, ayun, may banda ron, may mga sangasanga, may mga natumbang halaman, puno, ayan. So yung duming ganyan or yung kalat na yan, eh parang yung ano lang din ang may gawa niyan, yung kalikasan din, mga tinangay ng hangin. Pero ayan, walang kabangka-bangka dito, walang katao-tao. So peaceful, peaceful, napaka-peaceful ito. So maglalakad-lakad lang ako, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Mananahimik muna ako para ambience noise lang yung marinig nyo. Mag-enjoy kayo. Grabe, legit. Legit abandoned talaga. Ang daming nagsitumbahang puno, mga sanga, pero wala nagliligpit. Mukhang hindi talaga napapasyalan to. Which is good. Napaka-peaceful niya. So, maghahanap lang ako ng masisilungan dito na spot na medyo maaabot yung dalampasigan, tapos magpipishing ako. Magkakasako. So, tamang fishing-fishing tayo kasi pinaghandaan ko talaga to eh. Kahit nasabihin pang sabit lang kami sa trip na to, pinaghandaan ko to.
Ito lahat yung ating nahuli. Salamat sa dagat.